Okay, so bago tayo magsimula, shoutout sa aking boss, Miss Len, yung dotcom boss, siya yung nagbigay sa akin ng tools na to. Napaka kapaki-pakinabang, maraming salamat ulit. Okay, so una, syempre, buksan muna natin yung case. Ihanda natin siya. So ito, kalasan lang natin. So ang case ko is Trendsonic. 1,850 lang yung bili natin dito. Shoutout pala sa fiancé ko, siya nagregalo sa akin ng case na to. Maraming salamat. So itong case na to, may mga kasamang fans na. May tatlong RGB fans na kasama. So ayan, makikita ninyo. So tanggalin lang natin. So buksan natin yung glass cover. So be careful. Siyempre ito ibabasagin. Kaya nga glass. Okay, so pagkatapos nating buksan si case, ihanda na natin si motherboard. So itong si motherboard natin, kinabit ko na si processor tsaka yung CPU fan niya, yung cooler. So sa B-Mortar, sa B450 Mortar Max, kailangan yung tanggalin yung dalawang itim dun sa gilid na lagayan ng processor para makabit niya yung fan. So lalagay ko na lang yung presyo. Ayan, so makikita nyo may apat na slot ng RAM dito sa 450 Mortar Max. So kabit lang natin. So yan. Okay. Siguraduhin natin tama ang pagtutornilyo. Iwasan ding may tumutulong pawis sa motherboard, baka masira. Okay, isang susunod naman natin yung GPU natin. Ito, so si Gigabyte RX 570 4GB. So yan, kabit natin sa gilid. Okay, so bago yan, syempre tanggalin muna natin yung plate cover dun sa casing. Okay, so ikabit na natin. So itong GPU natin, kusang humihinto yung fan nito kung hindi naman mainit yung ating unit or yung ating GPU. So kusa din siyang andar kung kailangang magpa-cool yung ating. Then ang susunod natin, itong si RAM, si HyperX 16GB 3000 MHz. So kabit natin siya sa right side. Yan. Okay, so sunod natin si SSD tsaka si HDD. So itong SSD natin, si Gigabyte, 256GB lang ito. Kabit natin. Tornilyuhin maigi para di malalaglag. Okay, sunod natin to. Itong HDD na to, 1TB to, galing sa laptop ko. Kasi ngayon, yung laptop ko, hindi gumagana. So, ikakabit muna natin dito sa desktop. So, kahit HDD yan, hard disk drive yan ng laptop nyo, pwede yan sa desktop. May SATA rin naman yan. Okay, so ito, make sure na tornilyuhin maigi kasi hard disk drive to. Kapag nabagsak to, medyo hindi siya ganun katibay tulad ng SSD or ni solid state drive. So kabit naman natin yung pangalawang HDD natin. Ito naman galing sa luma kong desktop.
320 gig naman to. Okay, so hanapan natin yung dapat niyang pagkalagyan. Okay, so hindi dito sa loob. Dito natin siya ilalagay sa likod. Andyan yung opening or yung lagayan ng HDD natin. Okay, so ganyan lang siya. Pasok nyo lang. Then, tornilyuhin yung gilid. Okay, so okay na yung tatlong storage devices natin. Nakabit na natin. So ngayon naman, si PSU, itong si power supply, huwag nyo titipirin. Bakit? Yun yung sabi ng master ko. So pero seryoso, sa pagdating sa power supply, huwag nyo titipirin kasi pag hindi compatible yung watts na binibigay ng power supply ninyo sa mga components, possible masira yung ibang components. So, tornilyuhin natin. Yan. So, itong fan natin, itong power supply natin, may fan naman to sa baba. Kaya okay lang yan. Nasa ilalim siya. Okay. So, ito, yung backplate, yung cover. Kabit lang natin maayos. Then, isunod natin yung mga fan. So, meron ako ditong ikakabit na 7 fans sa loob. 2 exhaust, 2 intake. So, sa pagkakabit ng fan, may mga markings yan sa gilid. Makikita nyo kung saan direksyon yung pag-ikot ng LC, tsaka saan direksyon papunta yung hangin. So, double check nyo lang. Then, yung airflow ng yung airflow da sa system unit natin dapat maayos. Usually yung nasa likod, yung may mga butas ng ating casing, exhaust yung kinakabit doon. So ito may mga ilaw-ilaw itong mga fans na to, abangan nyo mamaya. So ikabit na natin yung mga SATA cables papuntang mga storage devices natin kay solid state drive then kay HDD. So maganda, nilulusot natin yung mga kable sa likod for the cable management. Okay lang na yung likod hindi ganun kaayos yung itsura. Yung loob, kasi ito makikita to since nakaglass tayo. So kailangan medyo konti lang yung cables na nakalabas dyan sa loob. Kaya lahat padaan natin sa likod. Ito, kabitan natin yung 24-pin connector. Yan. Okay, so ito naman yung para sa GPU natin. Okay. Okay, so ikabit natin yung sa hard disk drive natin, yung power. Pati sa solid state drive, yan.
Okay, so yan, ayusin lang natin yung iba. So ngayon, kakabitan natin itong mga pins na to. So ilalagay ko na lang dyan yung image kung paano siya kakabit. So unahin nyo syempre yung LED. Yan, kabit natin siya dyan. Positive and negative. So ito, huwag kayo malilito. So kailangan makabit nyo siya ng tama. Unahin natin sa upper left, then sunod si power switch sa upper right. Okay, so ito naman, susunod si reset na to. Okay, so ito meron tayong sa USB 2.0, USB 3.0, then si audio. So unahin natin itong si 3.0, USB 3.0, so meron yung pattern. Sundan nyo na lang yung mga pins. Baka salpak kayo na salpak, baka maputol yung pins. May mga label naman niya sa ano, sa motherboard natin. Sundan niyo na lang kung saan siya kakabit. Okay, so okay na. So kabitan natin yung mga ibang SATA cables. So dito sa motherboard natin merong apat na saksakan ng hard disk or ng mga storage devices. May mga tatlong SATA port, apat na SATA port siya. So sa cable management, gamit kayo ng mga cable tile. Cable ties para maayos. Okay, so kakabitan natin yung CPU fan sa motherboard. So yan. So usually nasa taas siya. Okay, so kabitan natin yung mga fans, bibigyan natin ng power. So dito, pwede yung pagkabitin siguro kahit tatlo. Tatlong mga fans. Yan, so sa mga splitters niya. Baka pag mas marami sa tatlo, baka masunog na yung Molex. Okay, so kabitan natin yung power papuntang motherboard. Okay. So yan, so dyan natin pinalusot yung plug para papuntang motherboard. Okay, so yan, makikita nyo, medyo maayos na yung likod natin. Kabitan natin yung backplate, yung cover. Okay, so plug na natin. Open natin yung AVR, open natin si power supply. Then, i-turn on na natin. So, ayan, mga kapatid, makikita ninyo. So, gumana naman lahat. Maayos yung daloy. Lahat ng fans natin umiilaw. So, hintayin natin umiilaw yung ating yan. So, sira, okay na rin, umiilaw na. So, meaning, success yung ating ginawang desktop ngayon. So ito, kabitan natin yung pinaka glass cover niya. Tanggalin lang natin itong mga to. Okay. Okay.
So ito, enjoy ito. Enjoy itong pagbuo ng mga ganito. Kaya kung ako sa inyo, kung bibili kayo ng desktop, kayo na mismo mag-assemble, madali lang naman siya. So nakaka-enjoy din siya. Okay, so yan. So kung gusto, kung nagustuhan niyo tong video na to, like, subscribe and share na rin. Then abangan niyo yung susunod na video ko at i-share ko sa inyo yung pinakamahalagang topic na dinidiscuss ko sa mga estudyante ko. Maganda 'yon, abangan niyo. Okay, salamat mga kapatid.